Hey guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan po. Guys, sa katunayan po is nandito tayo sa kwarto dahil yung mga bata na nanonood ng TV at si Papa Bits nandun sa labas nagpapasound. So, katatapos lang po natin maglaba. Apat na araw hindi po tayo naglaba dahil inirelax ko muna yung ito po, yung kamay ko. Medyo okay naman. Tapos, napasabak na naman po sa apat na araw na labahan. At ayan, medyo sumasakit na naman. At tanghali na po, actually, is 12:30 na. Shout out po sa lahat dyan sa pamilya ko na nasa Manlurip. Is padasal po ngayon ng uncle. Uncle ko na kapatid ng tatay ko na lolo ni Mighty Mang na lolo, kapatid ng lolo niya na puro angkol ko naman. At siya lang, si Timang lang po yung nakauwi dahil may sponsor po si May Timang, si Mama Jean. At saka hindi naman po tayo pwedeng sumama-sama dahil marami po tayo dito mga obligasyon. Marami po akong maiiwan. Naglaba po tayo kaninang mga alas 6. Kasi medyo marami-rami na po yung laban natin. Biruin mo apat na araw. Dalawang araw pa nga lang na hindi po tayo maglaba is marami na po tayong labahan. At hindi naman po pwede na araw-araw maglaba. Papaglabhin ko si Sansan kasi hindi po natutuyo lahat yung mga na nilabhan, nakahanger. Nagkukos po na nagiging malamok po yung kapaligiran po namin dahil hindi po natutuyo lahat yung mga nilaban. So, yun, natambak na naman yung mga labahan natin. Tapos, naglaba tayo mga alas 6. Nabutan po tayo ng brown out. Alas 8. Alas 8 po. And then, naglight. Ayun, mga alas 11 na. So, katatapos lang po natin. Nakapanghanger na po ako. Tapos, pumasok po dito ako sa kwarto dahil hindi pa po tayo nakapagkapi. Sila naman is tapos na nananghali. Hindi pa ako ginaganahan magtanghali po is, ayan, magbabalik na meruan po tayo, magkakapi lang muna. At saka, natirahan pa naman po ako ng isang tinapay. Ayan po yung ligpitin natin, yung ano yan, mga nilabhan ni Sansan nung isang araw. Ngayon ko lang po kinuha dahil gagamitin ko po yung hanger. Padasal po ngayon ni Papa Andok, yung mama naman ni mother-in-law naman ni ni Rosanne ngayon is last lamay. Hindi po tayo nakauwi dahil wala po tayong budget pamasahe. Nagkataon po yung mga kinakailangan na mga araw is wala po tayong budget. So, wag natin pilitin kung wala. Wala naman po tayong magagawa kung talagang ganyan. Katatapos ko lang po linisan yung extension. Nagbaldiyo po tayo sa extension dahil na sa mga amoy aso na. Pag hindi tayo talaga kumilos, wala. Maraming ligpitin bag. Nagre-relax po tayo. Pero okay na lang yun dahil naka-relax. Sabi pa nga ni May Timang, uuwi siya ng late dahil magpapahinga. Hindi yun makakagpahinga. Maraming anuhin yan. Asikasuhin si May Timang doon. Baka pagbalik na ni May Timang is kasama na niya po si si Tio at saka si Maril. Naglaba po tayo dahil Huwebes ngayon, bukas Friday, sa Sabado is magpupunta naman po tayo kay Jing.
Hindi pa natatapos yung ano ni Jane sa school. Mga activities. Graduation, may nag-graduation, may mga achiever. Siyempre, kailangan pa yung mga teacher. Wala tayong upload kahapon dahil wala tayong content. Mahirap yung isang vlogger sa akala nyo kasi pag walang magawang content, wala talaga. As in, nag-relax po tayo kahapon ng buong maghapon po is relax tayo talaga. Nahiga lang po ako dahil medyo malamig yung panahon namin dito. Umuulan. At sa ngayon nga, ayan, umaambon, pero merong araw naman, konti, pero umaambon. Yun ang problema po namin dito. Pag uumulan, babrown outin po kami. Tapos ayun, walang signal. Mabuti na lang, mayroon po kaming tubig dahil kahit brown out, may tubig po kami dahil may puso. Nakalabas lang po tayo kanina papuntang merkado kasi inaya ko si Papa Bits na kami yung magpunta sa merkado pagbili ng bigas kasi kahapon nutusan ko po sila ni Sansan, silang dalawa kasi natatamad nga akong lumabas. Nutusan ko silang dalawa. Jesus, wala. Hindi ano yung inutos ko. Talagang hindi po pwede na sila lang po yung yung kumilos dito. Nawala ako. Maraming nakakalimutan na samantala pag aalis pa lang ganito, ganun. Oo. Pagdadating, ay nako. Huwag na lang mag-imik. Yan, uminom muna tayo ng kape. Nalamig na yung kape ko. Ngayong tanghali, bumili lang po kami ng ready-made na luto na na ulam. Diyan lang po sa labasan. Isang takal na sitaw, ampalaya, tapos merong hotdog at saka beef loaf sa mga bata. Sa akin, kahit wala na akong ulam, okay lang yun. Kahit magkape na lang po ako, okay na rin yun sa akin. Minsan nga hindi tayo kumakain isang araw. Basta may tubig lang at saka kape, okay na yun. Siguro tayo, makakabalik po tayo ng Tacloban is kung malapit na yung butuhan. Yung malapit na yung election sa October. October 30 yun yata yung election doon sa Tacloban. Tamang-tama lang yun. 30 yung election. Pagka 31 naman po is birthday ni Papa Bits.
Iwan ko lang kung kasi may klase na yun. Iwan ko lang kung sabay-sabay po kami makakauwi. Si May Timang naman hindi po nagsabi na uuwi siya. Nagulat na lang po ako na sasakay na siya kagabi sa barko. Patakluban na. Walang problema kay Timang. Kahit sa isang araw magpabalik-balik yan ng Takluban, Cebu. May mga si May Timang. May mga backer. Sabi na lang po natin may nag-sponsor. Si Mama Jean niya siguro nagpa-uwi. Yung nandoon po sa Korea. Iwan ko talaga dito bakit palaging nagbra-brown out. Kasi nung isang gabi, nagbra-brown out mga last gis ng gabi. Umulan muna ng malakas tapos nagbra-brown out last gis hanggang sa umaga. Maglight mga last 9 ng umaga. Yung mga tao po dito is talagang nagreklamo. Kasi yung due date po ng bayaran namin dito is July 9. Kada buwan ng 9, Judith na yun. Ayun, kababayad lang, birahan ng brand out. Sabi ng mga tao, pag Judith, pag putulan, putol ka agad. Walang daming chichiburitsi. Pero pag nagbra-brand out, kayo, mga tao, nagreklamo, bakit ganun? Tapos sabihin na dyan may kailangan ayusin, may sira. Tinatanguan lang nila, hindi po nila inaayos. Parang unfair, no? Nagkakandara pa po yung mga gumagamit ng kuryente na hindi po sila maputulan dahil magjujudit na, merong disconnection. Tapos pag brown out, pahihintayin ka ng mga ilang oras. Kung putulan na po is kahit 1 minuto lang, sabihin mo na maya-maya hintayin, wala, putol talaga. Yun po yung nireklamo ng mga tao dito. Kanina usap-usapan, nakapunta po ako doon sa tindahan bumili. Nagkukumpulan po sila about sa brown out. Bakit ano kuno nangyayari? Nasamantala doon sa Katmon, kagagaling lang po namin doon sa siyudad, sa Katmon, lungsod, may light. Yung brown out lang talaga dito lang sa amin, sa Looban, sa Sugod, dito lang sa sa barangay po namin. Palagi yan, brown out. Pag umuulan ng konti, magbra-brown out. Kasi daw, yung mga po dito, yung mga wire, marami pong nakaano na mga dahon, mga puno. Parang paghahangin, nasasagi, iyon. Iwan? Hindi ko alam. Kaya kami, alerto na po kami dito. Pag umulan, pinapaandar agad namin yung motor para makaipon kami ng tubig. Yun, timing lang. Pag nakapuno na po kami ng tangki ng tubig, ng tangki namin, makapuno na po ng tubig. Ayun, mga mayat maya is magbra-brown out na. Kaya alistado na po kami niyan. Parang memoryado na po namin yung mangyayari. Pag umulan,
humangin, yun, kasunod po nun is brown out. Kawawa yung ano, yung walang motor. Ah, katulad kanina si Chandria, kasi dimotor yung tubig nila, wala silang puso at wala pong balon, kasi hindi mabuti maggawa po dito ng balon, dahil yung lupa is matigas. Tapos ayun, nag-brown out. Naabutan din po siya ng brown out. Doon po siya nagbanlaw kila Madam Rose. Bit po niya yung laundry basket niya. Tapos siguro hindi niya tinapos muna, yung mga puti lang po yung binanlawan. Ako, hinintay ko nga na mag-light, dahil yung mga decolor na lang po yung mga sinasabon ko, tapos yung mga medyo mga hindi decolor, medyo puti-puti. Nakabanlaw na po siya, pero binabad ko lang muna sa downy. Kaya pag light, yun, binirahan ko po ng tapusin yung paglaba ko. Yan, dito lang po sa loob, inihanger ko. Yan po yung tatlo. Si Papa Beach naman is nandoon sa likod. Doon po sa ginawa kong tambayan po namin nila Kreslin, siya po yung nagpwisto. Doon po siya palagi nagtatambay. Kung umuulan naman po ng malakas, ipumapasok po siya dito sa loob. Dito po siya sa kwarto humihiga. Ayan, medyo gumaganda po yung panahon. Nagpapakita po si Ara, si Haring Araw. Maliwanag sa labas. Dahil si Haring Araw po is nagpapakita. Nandito pa rin po tayo sa kwarto. Wala naman po tayong gawa ngayon ng empanada, dahil meron po pa tayong stock dyan, mga 6 na dosina pa, tapos may order po tayo sa Sabado. Pag hindi nabawasan yung stock ko dyan sa rep, hindi po tayo makakagawa muna ng empanada. Yung bali na dyan sa rep, yun po yung ibibigay natin. Kasi wag muna natin biglain yung kamay natin. Naka-relax naman po siya mga 4 na araw, dahil hindi po tayo naglaba. Kasi hindi po tayo pa nakagawa ng empanada, dahil may stock pa tayo at meron pa doon kila may timang. So, na-relax muna yung kamay natin. Medyo nawala-wala po yung niya, yung sakit. So, ngayon, naglaba po tayo. Medyo nararamdaman na naman po natin. Pero, okay lang, kasi wala naman po tayong ibang ginagawa. Tinutulungan naman po ako ni Sansan sa gawain sa kusina. Siya po yung naghuhugas. Tapos, si Ronald po yung nagluluto ng ulam. Kahapon, yung ulam po namin, naubos din yung isang buong ulo namin po na baboy. Marami pong luto yung nagawa, kasi nung tanghali nagluto po si Ronald, ginawa po niyang sisig. Hinalo po niya yung utak. Tapos meron pang natira mga isang ulaman na lang po. Yun naman po yung niluto ko sa gabi, kasi request po ni Papa Beach na pritohin lang. Yun, hiniwa-hiwa po ng maliit, tinimplahan, tapos prinito. Tapos timing naman po yung sila Sir Regan nagbigay po ng isang mangkok, yung isang basta mangkok sa amin makaong yung mangkok.
sang medyo katamtaman lang po yung laki. Nagprito din po sila ng lamang loob. Binigyan po kami. Medyo dumami po yung ano namin, yung ulam namin kagabi. Tapos ngayong tanghali naman, hindi naman po tayo nakabili ng ano, lulutuin. Yung binili ko na lang po yung gulay, yung sitaw at saka ampalaya. Yung ulam ng mga bata is yun nga, biplop, tas hotdog, yung maliit na luto na. Tag 5 pesos yung isang piraso. Yung biplop po is, yung biplop is tatlong hiwa 20. Yan, si Sia. Ano lang po tayo dito sa loob dahil nanonood po sila sa ano. Yung si yung pinanonood po nila mga ilang araw na yung pipito manaluto. Yun yung hilig nilang panoorin na kagabi. Hello, anong oras? Guys. Anong oras na po sila natulog? Siguro mag-alas 12 na. Sabi ko sa kanila na patayin na 'yan, matulog na po kayo. Okay lang naman, wala naman klase pagkakinabukasan, tapos ano po sila? Late na nagigising. Alas 9 na po sila nagigising. Hinahayaan ko lang. Kasi wala naman pong klase. Yan. Yung nagpapaligo sa kanila, yung kuya niya. Kuya niya yung ano, nag-ano sa kanila, nag-asikaso. Pakain. Inuutosan ko si Sansan. Naging mature na po si Sansan ngayon ng mula nang umalis yung mama yung papa nila daw. Yung mama nila at saka papa ni ano, ni Sia. Umaano ka diyan. Yung papa nila ko no. Yung papa mo hindi papa ni Kuya Sansan. Andito pa in kay Tito Pixbag. Oh, nandito pa daw yung kay Tito Pixbag. Yan. Bag po yan ni Pix. Dalawa. Iniiwan lang naman po niya dahil babalik pa naman po siya dito siguro mga sunod na buwan. Iwan ko lang kung kailan po magpatawag yung Golden Gateway sa kanya. So iniwan. Umuwi muna si Pix. Timing naman po meron po mga or okasyon sa Tacloban. Nag-moving achiever si Isra, tapos nagpadasal naman po yung ano namin, yung uncle ko, kapatid ng tatay ko. Bali lolo na din po nila Pix at Timang. Papa din ang tawag doon sa ano, sa mga kapatid ni tatay ko, tawag ng mga anak ko is papa. Ibis lulu, papa. Pandok, papa bibi, ganun. Yung naiba lang po si ano, si tatay Pili, yung lulu ni ano po, yung lulu ni Timang, tawag ng mga anak ko is tatay Pili. Ganun. Tapo, ganun din sila, no, sila Timang, tawag nila is tatay Pili, imbis lolo tatay. Ang ano naman po namin, yung tatay ko, tawag ng mga anak ko is tatay din, tatay, imbis na lolo tatay. Tapos yung ano, yung papa ni yung tatay ni Tito Logs, tawag ni din nila noon is tatay din. Tapos may isa po silang kapatid pa si tatay, tawag namin is Tata Bibi. Anak naman po na tawag naman po nila doon is tatay din, Tatay Bibi. Tatay Andok, tapos yung naiba lang si Papandok lang yung ngayon pinadasalan nila ngayon doon sa Tacloban. Namatay po kasi no, yun is July 5. Basta yung July 5. Ano pa lang si Jing noon, mga second year college pa lang si Jing noon. Namatay si Tatandok.
bali bunsong kapatid na lalaki ng tatay ko, tapos yung bunso, pinakabunso nila po si Mama Inday, yung naggagawa po doon ng kakanin sa Tacloban. Dalawa po silang naggagawa ng kakanin doon sa amin. Si Mama Inday at saka yung isa kapatid ni Tito Longs, si Maritis. Yun po, sila po yung naggagawa ng kakanin doon sa Tacloban. Na minsan po, yun po yung nilalive ni Mighty Mangpag, nagpupunta ng Tacloban. Pupunta po sa amin pag umuwi. Kasi po, meron po dyan na hindi pa nakakaalam kung ano po yung pagkarelasyon po namin nila Mighty Mang, nila Bustipin. Si Bustipin at saka Mighty Mang is magkapatid po sila. Lima silang magkapatid. Si Angelica, si Mighty Mang, Bustipin, Idmar, Kayla. Lima silang magkakapatid. Tapos yung panganay nila ay yung ate nila at may timang is pulis, pero hindi po lumaki sa maman nila. Lumaki yun doon sa pinadalsalan ngayon na si Papa Andok, na si Angelica na ngayon is nandoon nakatira sa asawa ng Papa Andok namin, yung bali ante. Doon po siya lumaki. Si Kayla, mamatay yung papa nila, is nag-iidad pa lang yun ng mag-iisang taon pa lang yun siguro si Kayla, mamatay yung papa nila, na kapatid naman po ni Mama Jean na nandoon sa Korea, na yun nga, yung lolo ni Mighty Mang, Bustipin, kapatid po yun ng Mama Jean nila nandun sa Korea. Tapos, yung lolo nila Mighty Mang at saka tatay ko is magkapatid na bali, panganay po yung tatay ko. Panganay po ang tatay ko. Tapos, ipangalawa yung lolo nila Mighty Mang. Ipangatlo po yung hindi nyo nakikilala yun. May mga pinsan po kami na mga barako. At apat silang magkakapatid, puro lalaki. Tapos, yung pang-apat po, yung tatay naman ni Tito Logs TV. Tapos, yung pang-lima po, yun na si Papa Andok. Tapos, yung bunso nila, si Mama Inday, yung naggagawa ng kakanin. Ayun, bali yung tatay ko po yung pinakapanganay po nila. Tapos, sa lahat po na magpipinsan po, kami nila Tito Logs, ako po yung pinaka-panganay sa lahat po na magpipinsan na naapo po ng Aguero. Ako po yung pinaka-panganay sa lahat-lahat. 20 po kami na magpipinsan. 16 lang po yung nabubuhay. Tapos, yung pinakamarami po is apo sa tuhod. Super dami po yung apo sa tuhod. Kaming magpipinsan, yung ang magko-close noon yung si Mama Jean nandun sa Korea at saka ni Tito Logs. Yung sa side naman po namin, limbawa si May Timang pamangking ko sa tatay. Tapos, si Jing at saka si Mighty Mang, magpinsan sila sa pamangkin. Ganun ba? Parang na naguguluhan ako. Basta ganun. Kasi, anak ko si Jing, tapos si Mighty Mang, anak ng pinsan ko. So, si Mighty Mang, bali pamangkin ko, second cousin po sila Mighty Mang at sika at saka si Jing, na sila naman po yung magka-close, magka-banding sa lahat ng bagay, mga
mga kalog po sila. Sila po yung pareho magkababata po sila na palagi po sila yung nagsasama. Kaya ayun. Siguro kung anuhin po natin yung apo sa tuhod, super dami po. Kasi nag-anak-anak. Halimbawa ako, pito lahat yung anak ko. Tapos, yung kay, ano sila, magkapatid sila, timang lima. At sa ibang, ano ko naman, pinsan, may anak na tatlo, dalawa, ganun. Katulad ko, yung apo ko is 12 na po lahat-lahat yung mga apo ko. So napakarami po kaming pamilya. Ayun, natatawa po ako. Kwento po ako ng kwento na nakauwi na po. Nakauwi po kagabi si Maytoy Mang doon sa Tacloban. Yung pala hindi pala natuloy dahil na matagal daw umalis yung barko. Nakaramdam ng sikmura si Maytoy Mang, umuwi. Nagpakuha po siya doon kay Titing sa Danau. Tapos, plinano pala ni Maytoy Mang na ngayong araw na po, kaninang umaga, sasakay po sa Pulang Bato. Hindi naman po siya nakaabot ng biyahe sa alas 12. Kung nakasakay po siya sa alas 12 kanina, is dadating po siya doon is gabi na. Hindi pala natuloy yung pag-uwi ni Maytoy Mang na akala ko naman po is nandun na. Nalaman ko po kasi nandito si Titing at saka si Makoy na naman dahil yung motor po naman ni Makoy yung ititesting sa battering luma dito ni Papa Bits. Nung una na pagpunta po nila dito, yung kay Titing motor naman po yung tinesting sa isang luma na battery ni Papa Bits. Ngayon naman yung kay Makoy. Meron na pa naman po dito battery sa motor ni Papa Bits na linumaan na pwede pang magamit. So, ayun. Si Makoy naman po yung gagamit. Ayun ako talaga si Maytoy Mang. Ang akala ko po is nandun na po sa Tacloban. Na-prank po tayo. Hindi po kasi ako nakapanood ngayong araw sa live ni Maytoy Mang dahil nabibisi po tayo. Ang akala ko talaga na nandun na po si Timang sa padasal sa papaandok namin. Hindi pala natuloy na iwanan po siya ng sasakyan papuntang Bilyaba. Ayan po sila. Kinukumpuni nila yung motor ni Makoy. Alas 3:20 na po ng hapon. Manananghalian na po tayo. Ayan. Ang palaya yung ulam natin. Ang palaya, hotdog at saka biplok. Mananghalian na po tayo. Samantala po sila ayun nag-aayos ng motor. Dito lang muna tayo sa loob dahil maingay sila doon. At yung ampalaya po, mapait siya masyado. Hindi katulad nung niluluto kong ampalaya na hindi po siya maparat. Kasi ang siguro ko native ito na ng palaya. Yung maliit ng palaya. Mananghalian muna tayo, guys. Ayan po yung pananghalian ko. Hapon na. Yung breakfast ko is panghali. Kasi tinatapos ko muna yung mga gawain ko bago po ako kumain. Minsan pagod na po. Hindi na lang po ako kumakain. Tinutulog ko na lang. Pagkakinabukasan na lang po tayo ulit kung gusto natin kumain. Yun na po yung
pagkain ko. Natatawa talaga ako. Kwento po ako ng kwento na si Mitimang nandun na sa Tacloban. Kasi nakita ko naman po yung live niya kagabi na nandun na po siya sa ano, sa dry dock. Sasakay na po siya ng barko. Yung pala hindi po natuloy. Nakasakay naman po siya. Tapos, matagal daw umalis yung barko dahil marami pong dinidiskarga. Siguro kung nabutan na po siya ng ano, ng mga alauna ng madaling araw doon sa dry dock, ganaw. Nagpakuha daw kay Titing, sabi ni Titing, dahil nakaramdam po si Mitimang ng paninikmura. Yun, si Mitimang kasi kulang po yan sa kain dahil nabibisi po siya sa negosyo. Yun, basta busy ka, yung pagkain talaga, minsan nakakalimutan mo. Kasi pag marami kang ginagawa, nararamdaman mo naman na busog ka. Inom ka lang ng tubig, okay na. Hindi pala namamalayan natin na nagkukus na pala na nagkakaroon po tayo ng nararamdaman. Katulad ko, hindi naman sa ganun na ayaw mong kumain. Pag marami talagang ginagawa, nakakalimutan mong kumain. Tapos, mas pinapabor mo yung ginagawa mo kaysa sa pagkain. Kasi naiisip mo na, mamaya na yan, pag natapos na, dyan ka na po kakain. Pero, pag nagginagaran ka na ng trabaho lang ng trabaho, nakakalimutan mo talaga na kumain. Yun, pag nakaramdam na ka na ng sakit ng tiyan, paninikmura, dyan mo na po naalala na hindi ka pa pala kumain. Nararamdaman ko po yan. Lalo na pag gabi na, natutulog ka na, nararamdaman mo yung sikmura mo ay sumasakit, tapos yung tiyan mo tumutunog. Maalala mo na hindi ka pa pala kumain. Tapos kinabukasan ka nakakain, tapos parang takam na takam ka, takaw ka sa pagkain, hindi sa isip mo marami kang kakainin dahil gutom ka. Hindi. Pag marami ka po na kinakain na gutom ka, mas sumasakit po yung tiyan mo. Ganun. Sabihin mo, marami ako makakain ngayon dahil gutom na gutom ka. Hindi po. Sumasakit lalo yung tiyan mo pag gutom ka na nagpapabusog.